Mama yang menipis. Ah. Okay guys, next question. Tinas ko na yung ano kasi ang hirap mag stand mag ano straight. Ang likod ang sakit sa likod ah. Matanda na talaga. So guys, ito naman yung mga questions niyo dun sa video ko ni how to apply in Taiwan as a factory worker. So, first is, isi ko ba yung upo ko? Para hindi naman nakakahiya, girl. So, helping, ay dito, Kids Color TV, hello, shout out, and Made in Hong Kong Irish Honorio, hello sis, thank you sa panonood, lagi siyang nanonood, and marami rin siyang vlogs guys, so sana i-check yung channel niya, and sana subscribe kayo sa kanya. Inday Rossi, hello po, Learning with Armina, yan, ang dami yung tinuturo, ang talino ng batang ito, grabe, ang laki ng utak, ang taba ng utak. Tapos si Ann Aki, Jenny Matias, possible ba ang high school graduate, Jenny Matias, para ko feeling ko para ko nagbabasa ng ano no, mga problema sa radio, hirap talaga mag-apply ng work sa ibang bansa. Yeah, ganun. So, possible ba ang high school graduate? Meron guys na mga company na okay lang yung high school graduate. Actually talaga, nung alam nyo yung mga unang panahon, kahit high school graduate, pwede dito sa Taiwan. Ewan ko ba bakit tumataas yung ano nila, qualification. Eh, pagdating mo naman dito, magte-training ka rin naman, diba? So, magpa-line up ka na lang girl sa agency and then i-search mo na lang kasi bawat posting naman nila may nakalagay kung ano yung requirements, yung educational attainment, height, weight, age limit, boy or girl, female or female, di ba? Female or male. Okay, thank you. Sino pa ba? Best Julia Taiwan Vlogs. Yan, nakabanggit ko na siya kanina. Hi, Ma'am Zalina fans. Thank you po sa panonood. Si Rafael Garcia. Hi, sir. Yan, nag-comment din siya dito. Tapos sabi niya, ano daw, nag-apply daw siya sa saan? MIP. Kasi, guys, MIP, nakikita ko rin siya sa internet nung nag-a-apply ako. One of the well-known agency in the Philippines. Ang disadvantage lang noon, so, kilala sila. Mas maraming pumupunta doon na applicant. Ang tendency nun, mas marami kang kalaban. So, 1,000 daw silang nag-apply and then pang 198 lang ang natanggap. So, ganun talaga yung guys. Meron kasing quota-quota. So, pag nag-a-apply kayo, itatanong nyo, ilan po ba yung matatanggap sa hiring na to? Bawa, katulad ng 550 lang pala yung kukunin, di ba? Nakakaloka, no? Pero yung ibang agency, nakakatuwa kasi minsan may limitation sila na tinatanggap na magpapa-line up. Kung alam naman nila na konti lang yung kukunin. So yun, talagang mahirap talaga mag-apply ibang bansa. Hello Rafael Garcia, thank you for watching. Marcia Tolentino, thank you very much for watching. Sabi niya, kumuha nagpa-passport na raw siya. Pero no July 13, kung pwede daw resibo na lang yung ipapakita niya. Hindi ko alam pero meron kasi naman guys agency na tumatanggap kahit walang passport. Like me, nag-apply ako ng agency. May passport na ako pero wala akong UMID. To follow na lang yung UMID ko. And then, kasi guys, iba kasing panahon ngayon eh, di ba? Ang hirap na talaga kumuha ng passport. As in, scheduling pa lang, sobrang hirap na. And wala akong noo, di ba? Wala akong noo. Noo ko, hindi nakita. So, siguro kaya ang naiintindihan ko naman guys yung agency kung bakit hindi sila tumatanggap ng wala pang passport. Kasi nga, halimbawa, nag-interview, and then nakapasa ka, you're selected, kinabukasan mag-medical ka na. Pinakamabilis kasi guys na processing talaga sa pag-apply sa Taiwan is 1 month. So, if ever nakompleto na lahat ng requirements mo, makakaalis ka na agad, di ba? So, para rin naman sa inyo yun. Kaya, sabi ko sa inyo, mag-asikaso na talaga kayo ng passport in UMID dahil yung talaga yung pinakamahirap kunin or pinakamatagal yung processing. UMID ko is, nakuha ko siya after 3 months. So, na-delayed yung application ko ng 5 months. Nakapasa nga ako, na-select ako, pero yung requirements ko hindi naman ready. So, useless lang, di ba? So, yun yung point ng mga agency. Yun. Charot. Rhea Joy Isulan, hello ulit. And Tony Rose Rulyoda, hello po ulit. Salamat po sa inyong Fox Tutok. Elfish Ryan.
pag sobrang labo po ba ng mata? Okay, pag malabo ang mata, guys, kasi sa screening pa lang, mag-ano na kasi kayo, eye test. So, titingnan talaga kung, alam yung ganun, tapos medyo malayo. Noon yung mata ko noon, 20/25 vision ko, ngayon kasi medyo malabo na yung mata ko kasi nga, yung work ko, gumagamit ako ng microscope every day. So, talagang after 3 years, lumabo na talaga yung mata ko and kinailangan ko na magsalamin, although hindi ko na may ginagamit yung salamin ko araw-araw. Kasi nga mukha akong matanda. Diba? So, yun nga. Di ko naman masasuggest na mag-contact lens kayo ng clear contact lens. Baka kasi ano. Pero, kung sinabi ko na, diba? So, yun. Yun. Si Ascorbic Acid. Ascorbic, hello po. Shout out. Jane Logente, ang problema naman daw niya ay height. So, karaniwan naman nga na nagpo-post is may height limitation. Kung saan kayo makakapasok. Minsan kasi guys, kailangan ng mataas. Kailangan may abutin or may mataas. Mataas yung pinagtatrabahoan nyo. Kaya sila nagkaroon ng height requirement. Pero minsan dito may maliliit din naman na tinatanggap. So, siguro mayroon din kayong company na mapupuntahan kung saan pwede or pasok yung height nyo, yung weight nyo, ganyan. Ito si Miss Karen S. ulit, nagtanong siya kung pwede bang mag-cross country like US or Canada. Balita ko kasi guys, dati dito talaga nagpa-process yung pag gusto mong pumunta ng Canada. So ngayon, hindi na daw. Hindi ko alam kung sa Singapore or Hong Kong na nilipat. Depende siguro kung may tutulong sa'yo dito. Hindi ko siya masasagot ha, kasi hindi ko rin naman, wala akong idea. Raymart the Adventurer, thank you for watching. Tapos, sabi niya malabo na rin daw yung mata niya kasi kumuha siya ng computer course. Yun nga lang, mahirap guys. Pag malabo yung mata, medyo mahigpit sila di sa agency. Pero alam niyo, pagdating niyo dito, ang daming nakasalamin. Mga Taiwanese nakasalamin. Halos lahat sila nakasalamin kasi ang bilis tumabo ng mata nila. Kasi nga, naliligo sila sa gabi, di ba? So, pagod yung mata. So, hindi ko maintindihan bakit. Kasi nga, siguro yung ibang company, di ba, kailangan ng malinaw yung mata. Kasi, halimbawa, minsan kasi guys, mag-check ka ng mga defect eh. So, sobrang liliit nun, and then, gagamit ka ng microscope. So, kung NG yung mata mo, or nanugod yung mata mo, mahirapan ka rin. Magkakaroon ka ng NG. Tapos, mamaya, may ipis. Alam nyo guys, so yung ipis, yan talaga yung isang makakasama nyo at magiging close nyo sa Taiwan. Yung ipis talaga. Kakainis yung ipis, may extra siya. Marcelino Mendoza, hello! Kasi ano daw, from iQuest din siya, nag-chip band, naghahanap, nag-iintay pa siya ng medical niya. And then si Kaloy Juan, hello sir! Siya yung unang nanood ng video na to. Hello! Simpleng Provinciana girl, hearing, hello po, thank you for watching. That is Dimple, thank you for watching, shout out! Justify Speaks, shout out to you, pare! And Raul, hashtag parapente. Hello po. Ad Orpina. Hello. Gym Garage Man. Ah, ito yung malaking katawan na may ano. May channel. Oh, siya yung nag-ano nun. So, yun lang yung questions dito. Ano po ba yung mga tanong nyo, guys? Okay, punta naman tayo sa ibang vlog.